Ama Mirna. Ayan, si Ama Mirna po ay ating isinalin po. Kasali dito. Good morning, Ama Mirna po. Magbibigay lang sa inyo ng konting reaction. Hello, good morning again. Si Ama Mirna po uli ito at bumabalik at magbibigay lang po ng konting paliwanag o konting reaction doon sa mga live ni Kuya Val Santos Matubang at sa mga rules na ipinapatupad ngayon ni Kuya Val Santos Matubang. Kasi po, sa ngayon ay suspended po ang mga Kalingap Partners. Naku po, hindi lang yung mga Kalingap Partners o yung mga Kalingap Charity Vloggers na nasuspende ng 1 month, kundi maging yung reactionist po o yung mga reactors na katulad ko, katulad namin, ay nabago na rin po yung rules para sa amin. Pwede ka mag-reaction sa mga videos ng mga Kalingap o sa mga videos ni Kalingap Rab o ni Kuya Val. Pero, hindi na po 24 hours ang palilipasin dito, kundi 48 hours na po. 2 araw palilipasin muna bago payagang mag-react ka doon sa mga viral videos nila o maging sa anumang mga videos nila. Tama naman po yun, kasi paano nga naman sila magkakaroon ng magandang views, di ba? Kung ka-upload pa lang nila, eh agad-agad may nag-upload na. Agad-agad may nagre-reaction na. Imbis na yung video ni Kuya Val o ni Kalingap Rab ang pinapanood, napunta na doon sa mga nag-reaction sa viral video na yon. Kaya tama po yung sinabi ni Kuya Val na palipasin muna ng mga 48 hours. Huwag tayong maapektuhan o magdamdam o malungkot, ganon. Kasi tayo ay kumukuha lang naman ng mga videos nila eh. Nakikihiram lang tayo ng mga videos nila, kaya dapat lang naman talaga sundin natin kung ano yung patakaran ni Kuya Val. Mabuti ka, pinapahiram niya tayo ng mga videos, di ba? Nire-reaction natin yung mga videos nila. Pero sa sa positibong pamamaraan lang. Hindi tayo magre-reaction sa mga negatibong pamamaraan. Kasi sa aking experience, wala pa akong matandaan na negative ang pagre-reaction ko sa mga videos nila. Maaring sa umpisa ay parang galit ako, ganun. Maaring sa umpisa ng video ko ay parang mataray ako magsalita. Pero yung totoong nilalaman ng video ko ay mga positibo naman po yan. Good vibes lang po yan. Paano ba? Pakunwari, parang gano'n na kunwari nagagalit ka, pero hindi naman pala. Okay naman pala, positibo naman pala yung pagbibigay ng reaksyon. Tungkol sa 48 hours, na sinabi ni Kuya Val, marami naman pong pumabor doon, okay yon. Ang hindi lang pumapabor doon ay yung mga nagnanakaw ng mga videos, yung wala pa isang oras ng pag-upload ni Kuya Val o ni Kalingap Rab, ay meron na nakapag-upload. Yun ay hindi tama po. Hindi natin binigyan ng respeto o hindi natin binigyan ng pagkakataon man lamang na yung video nila ay magkaroon muna ng views bago hiramin yung kanilang mga video clips, ganon. Pero sa mga legit na mga reactor, sinusunod naman po yun. Pag sinabing 24 hours, talagang 24 hours. Pag sinabing 12 hours, ganon, talagang 12 hours din. Pero ngayon, pag sinabing 48 hours, ay dapat lang talagang sundin ng mga Kalingap reactors. Kasi kung hindi natin susundin yung patakaran ng Kalingap, nako, baka mamaya tayo na mga nagre-re-upload o hindi re-upload ha, tayo na nagre-reaction, ganon. Yung mga kumukuha ng mga video clips ay baka raw i-strike pag hindi sumunod. Maraming pamamaraan din kung paano mag-reaction sa isang video. Nabanggit nga ni Kuya Val yan, style na lang yan kung paano reaksyonan yung isang video. Na kahit hindi po maabot ng 48 hours siguro, ay yung iba nakakagawa sila ng reaction video. Kaya sabi nga ng mga reactors, hindi ako mai-strike kasi hindi naman ako gumagamit ng video clips. Sabi naman ng iba, hindi ako mai-strike dahil napaka-iksi naman yung ini-upload kong mga video clips. Ganon. May mga sagot sila o may mga pamamaraan sila kung paano silang hindi mai-strike. Oo, tama po yun na pwede tayong hindi mai-strike, pero sana anuin din natin, pagbigyan muna natin si Kuya Val o si Kalingap Rab na yung mga videos nila ay magkaroon muna ng views. Sa ngayon nga mga Kalingap, napakalaking pagbabago na yung channel ni Kuya Val Santos Matubang kasi yung dati ay 5,000 lang, 10,000 yung mga nanonood sa kanya, malaki na yung 15,000. Ganun lang yung mga views niya, pero ngayon, ang laki na. 20 plus pataas na, nasa hundreds, nasa 100,000 na, halos 200,000 na nga yung iba, na sa ngayon ay napakarami na ang nanonood. Bumalik na yung dating views ni Kuya Val. Yung panahon po ni Lola Damiana noon, ang dami-dami po niyang views, ngayon ay unti-unti na pong bumabalik. Dahil po sinusunod po ng mga reactors yung patakaran sa ngayon. At hindi lang yon, kundi yung mga charity vloggers din, Kalingap Charity Vloggers na partner ni Kuya Val,
kasama niya na nagbablog, kasama niya sa diet na naghahanap ng matutulungan, ay suspended po sila ng 1 month. Bakit po umabot sa ganito, mga kalingap? Dahil na rin po siguro sa bangayan, awayan, o hindi pagkakaintindihan, sabihin na lang po natin na ganon. Kaya umabot po yung punto na sinuspend din ni Kuya Bal yung mga Kalingap Charity Vloggers o Kalingap Charity Partners. Hindi mo na inopen yung lighthouse para tirhan ng mga vloggers para maiwasan po yung mga salita, ganon. Pero pwede naman po silang pumunta sa diet, yung mga charity vloggers ano, na Kalingap Partners. Pwede pa silang pumunta ng diet kasi ang diet naman ay pangkalahatan naman yan. Hindi lang sila pwede tumira muna sa lighthouse. Kailangan nilang mag-upa, ganyan, o kaya tumira sa labas ng lighthouse kung saan man sila gustong tumira. Pwede pa naman silang bumalik doon. Sa mga videos o sa mga content ni Kuya Val, pwede pang mag-reaction sa kanya, palipasin niya lang ng 48 hours. Pero yung mga Kalinga Partners, nako, hindi na pwedeng mag-reaction sa kanila. Hindi na pwedeng kumuha ng mga videos o video clips sa kanila. Nag-declare na yung iba eh, na huwag na. Kasi may nagsabi pa nga, i-strike ko na kung sinong gagamit ng aking mga videos. Mag-i-strike na sila. Paano yun? Sa ngayon, sinabi nila yun, ano, na mag-i-strike na sila kung gagamit ng mga videos nila. Yung mga Kalinga Partners nagsasabi nito, ha? Halimbawa, si Dr. Love, sabi niya, i-strike daw niya yung gagamit ng ano niya, ng videos niya. Tapos yung iba namang Kalingap Charity Vloggers nagsabi na huwag na munang gumamit ng mga videos nila para reaksyonan. Bawal na mag-reaksyon. Pero paano to, mga Kalingap? Tanong ko lang ito, ano? Nung dati po wala pang ganitong mga rules na bawal-bawal ganon, ay noon open pa naman yung pagre-reaction sa kanila. Kaya nakakakuha tayo ng mga video clips doon sa kanilang mga videos at nire-reaction na natin ito. Yung time na yun kasi open pa. Ngayon, pinagbawal na. Paano yung mga dating lumang ano, lumang mga in-upload na namin na may mga videos nila, hindi kaya nila i-strike to? Kasi nag-automatic naman yun, di ba? Na pag sinet mo ng auto-strike, eh, ma-auto-strike ka talaga, automatic na yan. Kahit i-private mo pa yan, malilitik pa rin yan ni YouTube. Dahil naka-automatic strike yan. Pag naka-private, hindi lang mapapanood ng mga viewers. Pero si YouTube, alam niya yan. Kaya hindi rin safe pag i-private mo yung mga luma mong videos. Ayun nga, kagaya ng Dr. Love. Dati nag-reaction din ako sa kanyang video na hindi naman negatibo yung pagkakareaction ko, kundi fair lang po yon. Wala pang ano yon, wala pang rules na bawal noon. Eh paano ngayon yan? Babalikan kaya ni Dr. Love yung mga videos na yon na ginamit ng mga Lingap Partners o Lingap Reactors? Yun lang po ang katanungan ko doon. Kung yung mga lumang videos ba na kinuha sa ibang mga vloggers, ay i-strike din ba nila yon? Mahirap yun, ha? Halimbawa, kung 200 na yung videos na na-upload mo, na kumuha ka ng mga video clips doon sa mga Kalingap Reactors, paano yun? I-private mo lahat yun? Kahit nga private, sabi ko nga, ay madidetect din yan ni YouTube. Ano yan? I-erase yan? O hindi papansinin ng mga Lingap Partners na yung sa ngayon lang patakaran, mula lang sa ngayon, yun lang ang kanilang titingnan para i-strike nila kung gagamit. Eh, automatic nga po yun, di ba? Pag isinet na nila ng automatic yan, pati yung mga nakaraan, ay ano na yan? Makikita na yan. Kaya nako, dapat mag-ingat talaga. Ano po? Yung mga may videos na noon na ginamit, okay pa noon. Pero paano na ngayon? Ang hirap po noon. May mga pamamaraan din naman, paano hindi ma-strike o yung mga lumang videos mo na kahit hindi mo i-private, basta i-edit mo lang siya ulit, pwede naman yon. Pero matrabaho yun, ha? Kung halimbawa 200, 300 na yung videos mo na ganun, edi ang hirap naman po yun. Yung katanungan ko kay Kuya Val o sa mga Kalingap Partners, kung yung mga lumang mga videos ba ay i-consider ba nilang i-strike din? O yung sa ngayon lang, bagong patakaran lang sa ngayon? Kasi si Dr. Love, nag-ano na siya eh. Nag-announce na siya na i-strike ko kayo, mga gumamit ng videos. Sabi niya, may mga gumamit ng videos niya. Ano yun? I-strike niya? Hindi naman kumakalaban sa kanya. Hindi naman umaagil sa kanya. Hinahayaan lang siya. O dead ma lang yung ibang mga reactors, ganyan. Dead ma lang sa mga awayan nila o sa mga bangayan nila. Kahit na si Rowell of Malalag, di ba? Nagsabi na rin siya na bawal mag-reaction sa mga videos niya. Pero bago niya i-announce yun, yung mga nakalipas-lipas-lipas pa ay nakapag-reaction na ng mga videos niya. Ano yun? I-strike din ba niya yun?
sana hindi naman po ano, sana yung panawagan na ito ay masagot po ng Kalingap Charity Vloggers na kinukuhanan po ng mga reactors para reaksyonan. Pero nagkaroon din ng ano, ng patakaran si Kuya Val tsaka ng mga Kalingap partners na wag nang mag ano, wag nang mag-upload o mag gumamit o mag-reaction sa mga videos nila. Sana naman, wag naman po ninyong i-strike, ano po. Sana doon sa date na yun po, doon lang kayo tumingin kung may lumalabag po ba sa bagong rules po na ini-impose po ninyo. Huwag na pong pansinin yung mga luma kasi ang hirap na po tanggalin yun. Sa mga charity vloggers, 1 month lang naman yung ibinigay na, ano, na suspension. Hindi mahirap yan at hindi rin matagal yan. Napakadali lang araw na yan. Napakadali lang yan matapos yung 1 month na yan. Kaya sana tayong lahat ay sumunod po sa bagong rules para magiging smooth po ang kalagayan, magiging smooth po ang samahan sa lahat ng mga Kalingap charity vloggers. Ganun din yung mga reactors. May mga charity vloggers po na nagiging reactor. May mga reactor naman na nagiging charity vloggers. Ano man yung kalagayan o yung kinakatayuan natin sa ngayon, ay okay lang po yun. Kung gusto mong mag-scout, okay yun. Kung gusto mong mag-reaction lang, okay naman yun. Kung gusto mong dalawa, okay naman din po yun. Kaya depende po yun sa status po ng buhay. Kung ito'y matanda na, mahirap na maglakad, ay siyempre, hindi ka na makaka-scout yan, lalo na dun sa mga malalayo. Kung gusto mong mag-reaction, ayun, magre-reaction ka na lang. At meron din mga reactionist na nagre-reaction sila, pero nag-charity pa rin. Sa anong pamamaraan? Maaaring hindi sila pupunta sa bundok, hindi sila nagpupunta sa mga bahay-bahay para magbigay ng ayuda, pero sa pamamagitan ng pag-aambag, sa pamamagitan ng contribution o ambag nga, ganun, ay isang tulong na rin yun, pamamaraan ng pagtulong, pamamaraan din yan ng pag-charity. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po muli sa inyong panonood. Sana lahat tayo tumupad o sumunod dito sa rules na bago ibigay ni Kuya Val Santos Matubang. Hanggang sa muli po, bye-bye!